So, ito naman itong banda sa dining ko. Ang matatanaw natin dito sa mula sa bintana ay itong malaking puno ng pine tree. Ayan, yung puno ng pine tree, guys. Malaking puno ito. Di ba nakikita doon sa kabila? Yung sanga-sanga lang ang nakikita doon eh. Pag banda rito, nakikita talaga natin yung puno doon. So dito itong puno na to, mayroong nest doon sa pinaka tuktok, guys. Hindi lang mahagip pa, hindi lang makita dito sa camera. So mayroong nest ng isang malaking ibon. Yung malaking ibon na yun ay yung lawin. So may lawin kami dito, win dito na nagbahay, naggumawa ng nest nila dito, itong puno na to. So one time ang lawin na yun, o kaya siguro siya yung tatay o siya yung nanay, pero dito siya nagbatog, ano ba yung nag dito banog o lawin na naka ano dito, nakatungtong, nakapatong dito. Diyan siya nakapatong. So ipapakita ko sa inyo yung nakipag-usap ako sa lawin isang hapon na yon. Kasi may bit-bit siyang ano, yung ano ba yan, rabbit sa paahan niya, sa paan niya, sa mga kamay niya. So naka ayaw, hindi siya makaalis dito dahil doon niya dinala yung pagkain niya dito. Kaso lang hindi ko nakuhanan yung habang siya'y kumakain. Eh, na ano lang ako, na excited lang ako. So, nakuhanan ko lang yung kinakausap ko yung lawin. So, ipapakita ko mamaya yung yung lawin. Okay. So, ito naman. Ayun nga, ito nga ang ito nga yung puno ng pine tree. Ayan. Yun yung loan naman din yung nasa ano doon, nasa likod nitong malaking pine tree. So yan, ito ang mga matatanaw natin dito banda sa east ng bintana ko, mula dito sa dining ko rito. So ito rin yung St. Joseph statue na yung pinakuhanan ko, yung kinakuhanan ko noon. Yung mga pink flowers, yung mga azalea flowers, ayan yung statue of St. Joseph. Mayroon kasi yung dahon na nakaharang dyan, kaya hindi natin gaanong makikita. So ito yung makikita natin dito banda sa dining ng bintana ko. Ayan, so isali ko na rin yung nakuha kong picture na nakipag-usap ako ng isang lawin. So, pero pagpasensyahan nyo lang, guys, kasi pagkuha ko noon, hindi ko na malaya na nakatabingi ang posisyon ng camera. So parang nakatagilid tayo tumitingin sa picture. O sige. Ibon. Ito yung ibon gustong makipag-usap sa akin. Ayan yung lawin o yung agila. Yung eagle dito sa akin. Nakimansid din sa akin, oh.
pareho kaming gustong nagmamansiran. Ayan. Gusto niyang kainin yung rabbit na nasa paa niya. Sige, kainin mo na, ibon. Pwede mo naman yan kainin eh. Sige. Parang nakikinig din sa salita ko, sinasabi ko. Ayan siya, nandito nakapatong sa dito sa gutter ng ano, bintana ko. Ayan siya. Huwag mong iwanan dyan yung ano mo yan, yung rabbit na naka ano mo sa paa. Kailangan dalhin mo rin yan. Mangangamoy ko dito. Okay? So, magpatulong ka sa kaibigan mong Lawin. Okay? Sige na. Kainin mo na. Gusto kong makita kitang kumakain sa nahuli mong rabbit. Ikay nakikinig din sa akin ha. Sige na, Ibon. Ano bang pangalan mo, Ibon? Gusto mo talagang o gusto kong bubuksan ito at siguro kung bubuksan ko ito, ika'y lilipad. Haha. Okay. So, hindi rin naman kita ma-dakip dyan. Kasi nandyan ka man sa labas. Sana hindi mo iwanan dyan ang rabbit mong nahuli. Okay. Okay. Sige ka, Ebon. Ayan. Tumitingin ka rin sa akin. Ba? Haha. Para kang nakikinig din sa akin. Sige, iwanan muna kita dyan. Ito yung agila na nakapatong sa gutter ng dingding ko. Ayan. Ito. Ayan. Gusto niyang makipag-usap siguro sa akin. Ano? Huwag ka munang lumipad. Nalaglag. Nalaglag yata. Hindi rin naman siguro yun nalaglag. Nakalipad din yun eh. Bubuksan ko yung kabilang bintana para malinaw ang pag tingin natin sa labas. Okay, sige guys. So, ito nga guys. Parang nalaglag yung Lawin dito. Yung hook. Parang nalaglag dito. Pero, siyempre, nakakalipad pa rin yun. At saka, ayun. Lumipad. Batog na rin siguro yon sa isang sanga o isang kahoy dito. Marami kaming kahoy dito. So yun, instead na pataas ang paglipad, parang nalaglag sa kabusugan siguro. Alam ko yung rabbit ang na bit-bit noon o na dagit. Kasi yung rabbit na yun, kasi yung nasa paahan niya, yun yung tail ng rabbit na nakaharap sa akin. Kaya alam kong rabbit yung nabit-bit niya. Yung cotton-tailed rabbit, kasi minsan ay masalubong ko rin yung rabbit dito sa ground dito eh. So kaya yun ang nadagit niya, yun ang na
bitbit niya rito. Although hindi naman nakaharap sa akin yung mukha ng rabbit, pero yung tail ng rabbit ay kilala ko. So yun, maraming mga rabbit o mga yung animals na yung mga chipmunks, yung mga squirrels andi dito. So isa na rin yung rabbit na naka gumagala dito sa ground. So yun, minsan ay maisalubong ko rin. At yun ang nabitbit ng lawin. So ngayon mag pupunta na rin ng gabi. Hindi na gaanong maririnig natin yung mga boses ng ibon. Di katulad nung kailan ba yung naghuhukay ako doon sa may bakili doon. Doon banda, naghuhukay ako. Maraming boses ng ibon na parang masaya sila. Pero ngayon, yan. Yun ang mga matatanaw o makikita natin dito sa bintana ko. Dito sa east banda, sa may dining ng bintana ko, guys. So, yan. Yung lawin, yung hawk na napicturan ko rin. At saka yung ibang mga ibon. Ayun, lumilipad. O sige guys, hanggang dito lang muna tayo. Okay, bye-bye. Thank you for watching. Until to the next vlog. Alright, take care guys.